Hey guys, good morning. It is November 13, B. B. Ah. Patin ako. Ah, lakaw ko na SPMC. Lakaw na ko na. SPMC na naman. Nagbitaw ko. Okay. Paglakaw na ha. EOB di ba? Oh, EOB. Ah, sige. Bye-bye. Ingat. Ingat. Guys, it is November 13 and madami akong errands ngayon before my birthday. And babayaran ko yung mag-yoga. Yung plano ko kasi sa birthday ko mag-wait lang. Merong ano, tricycle, wait lang. Yung plan ko kasi sa birthday ko, guys, eh, mag-yoga kami ng family ko. And after nun, kakain kami. Parang wala lang din, no? Ayun, so babayaran ko yung studio today. And kukunin ko din yung pera ko sa dating housing namin kasi hindi siya nag-go through. Kasi meron silang something inner na issue sa kanila na side. Nakakasad, pero life must go on. Afternoon, pupunta ako. Meron akong appointment sa Derm Edge. Magpapaano ako sa kilikili and sa arms ko. And ano pa bang gagawin namin? Parang yun na ata, I think. And Charlie's Angels yun, guys. November 13. Yun ata yung showing eh. But ayun, magkikita kami ni Ardell doon sa AUB. And I will see you guys later. We will see you guys later. GGWP, ma? Yes, sir. Table for four? Iniisip na ko ganiha ba na one, ilock ni mo ang door. Kibasig na yung ano sa mo, ha? Wala lang ako ka-text sa mo. Tapos bibasig mo, murag nakalimot ko sa ako ang money pang bayad sa yoga. Bakit makapayad na rin? Salamat na. Nakalimot ko. Diyan ko, extra battery. Nalobat yung battery ko. Guys, pupunta na kami sa ano ngayon. Yung sa company sa housing. Para sa refund. Total refund. And kunin namin yung checks. Tapos yun. Hey, ganyara po si Gigs Korea. Kanina na siya. Pupunta na kami doon sa area. Di ba dito sa legal side? Ready. GSK sana nag-park kasi wala kasi maparkingan dito sa area or mahirap para lang hindi ko alam. So yun, nilakad na lang namin siya papunta from doon to dito. Nabutan kami ng cut-off guys, cut-off or lunch break. So dito muna kami sa kitchen. Chicken as usual. Tapos dito pupunta na kami doon na naman sa office. Sana meron na kami makapuntan. Gani. Ka nandyan, Jabi. Makabata, gani. Nagpundo lang siya dito, oh. Nagkatang. Ano, kakalabas na namin guys. Nakuha na namin yung pera from doon sa company na kinuna namin ng housing. And ano, ngayon, dito kasi kami nag-park sa Gaysan GS. Gaysano, diba? Tapos meron pala silang bayad na ano, no, 30 pesos sa parking for 1 hour. Pag hindi daw umabot yung binili mo ng mga 200 pesos, 30 pesos yung babayaran niyo. Ayun. So ngayon pupunta kami sa Derm Edge na para sa aking arms and aking kilikili. Si Big Big. Mag-chill lang sa kadito, Big. Mga 1 hour yun. Ha? Yapin man ako ang arms niya. Ang arms niya mga 30 minutes. Correct, 30 minutes each man. Tapos na pala kami. Next stop is Victoria or dun sa ano pala, Aguila. Sa fitness. Katulog na siya. Katulog na ka, Babe. Pagsundog na lang kay Jollibee dito. Sundog kay Jollibee, basayang trip dito. Tambay-tambay ka, dress costi. Okay guys, andito na tayo, magbabayad na ako. Si Ardell doon, andun lang siya sa baba. Ayaw niya pumunta dito. Tapos, nabawasan pa yung pangbayad ko sa yoga. My God! Pero andito siya sa 5th floor. Pa-straight lang siya sa, ano, Mama Maria. Na pizza something. So, eto siya, oh. Oh my God! Ka-hectic ba, oy? 2,000 muna yung binayaran ko. 3,000 kasi yung rental ng 1 hour. Doon sa kanila, sabi nila, ano daw, wala daw Sunday, pero special ang gawin. Kasi birthday ko din. Nag-PM ako, tsaka ano din eh. Wow, special. Bago pa kasi sila, so siguro ayun. I-accommodate na lang nila. Thank you.
dito na naman kami sa NCCC. Kapangin. Magpapadala kami ng pera para dun sa cupcakes ni Chiki kasi birthday niya din sa November 17. I'm using, Bic phone pala kasi nalobat yung camera ko. RMG! We're still waiting. Yung patad na lang sa Tagloto, Bing. Murot at tungo sa kamilyon, tadaog. Ngiting tagumpay. Ngiting tagumpay. Hi, guys! Naka-uwi na kami. Hindi na ako nakapag-vlog masyado. Yung last ko na clip is, nagbayad na kami sa Palawan para sa cupcakes ni Chiki. Birthday ni Chiki on the 17th. Tapos kumain lang kami sa Gaisano Grand. Nang manginasal na naman at... Ayun, mag-haul tayo, guys. Low bat! Meron pala akong dumating na package. In-order ko to siya sa Shopee. Shopee free shipping. 11.11 sale. Ano lang siya, yung tempered glass para sa phone ko, sa iPhone 6 Plus ko. 29 pesos lang kasi siya. Compared sa, sa mga malls na 200 plus, di ba ang mahal? So, dalawa yung binili ko. Tapos doon sa, GS Gaisano Grand. Gaisano Grand? Gaisano Grand, bang gihapon to, di ba? Sa GS Gaisano. Ano lang, pangkulay ng buhok, guys. Dark ash blonde. Siya? Bremod. Parang ito yung mga ginagamit sa mga salon, di ba? Or... yung mga mga mura na salon nga, Bremod. Ito din yung ginamit ng colleague ko dati sa buhok ko din si Ma'am Freyza. Tapos, doon sa bench, bumili ako ng seamless na shapewear, na panty na siya. Hindi na siya yung shorts nga. Tapos, dalawang tiaga. Ay, nasaman ko. Stapler. Dalawang shirt, ang cute. Bakit mahal? 300 plus. For sure, ang dami nito sa Shopee, no? But, yun. Siya? Maroon at saka black. Meron pang white ton, saka orange. Hindi ko na siya binili. And then, etong lotion. Ayan, kasi ang bango nito, guys. Hindi ko pa siya Actually, parang merong ganito yung sister ko. Super bango nito. Tsaka matagal din naman siyang natatanggal sa akin. So, yun lang. I will see you guys later before ako mag-close. Pumili din pala kami ng Turks. Kasi for sure, gugutumin na naman kami. And si Papa, sinundo si Mama doon sa May Mamay Road. Hindi na ako sumundo doon, guys. Kasi nasa Gaisano Grand na kami. Tapos sobrang traffic na. And work pa din ako. So si Papa nilang sumundo. So umuwi na lang kami dito para si Papa yung sumundo kay Mama. Tsaka sa mga kaibigan niya. Hindi pa naman ako sanay doon sa road na yun. Ito pala yung May nangyari ba? Nag-expect na meron agad mangyari. Malaki pa rin naman. Pero feeling ko parang nag-tone naman siya right after. Feel ko lang. Feeling era. Inassemble ko pa kayo dito sa my bag pero nag-give up na lang ako kasi ang hirap. Laging na nabababa. Pero ito yung laman ng ating in order from Shopee Free Shipping. So guys, nakapanood ka ng Hotel de Luna. If hindi pa, sobrang ganda. Si Bik Bik? Episode 11 na siya. Tapos hindi pala kami nakapanood ng Charlie's Angels. May nilang debut. Lata naka-watch. Hindi lang na. Sayang gito to ang kuon. Ayun. So, eto. Ganito lang siya, guys. So, ilang beses na ako nakabili sa seller na to. And okay naman yung quality ng mga niya. So, yan siya. Dalawa lang siya. And 29 pesos lang siya, guys. Diba? Super sulit. Cover. Ito na pala yung condition ng aking tempered glass. Uyan. Sobrang na. Kasi always ko siyang nahuhulog. Kaya, change natin siya now. Ito yung old ko. Nabasag na talaga siya. Ito na yung bago. Hehe. Hey guys, good evening. And na ngayon? Mga 10 PM na. Inol ko to siya last time, guys. Doon sa Instagram ko. Ito yung sa Skin Lab na Fresh Jeju Aloe Ice. Pero hindi siya ganun effective. Meron daw siyang soothing or cooling effect. Pero parang wala naman akong na-feel. And moisturizing, baka. Pero as a makeup remover talaga, hindi siya ganun ka-effective for me. Kasi meron pa rin namang naiiwan ng mga makeup . Kailangan ko pang mag-double cleanse para matanggal talaga siya totally. Nakakasad lang. Pero ayun, sayang kasi buy one take one din naman yung pagbili ko nito. Hello guys, this is Future Ella. Ire-record ko lang ulit to kasi yung last na record ko, parang ang pangit kasi ng pagka-video ko. Tsaka yung lighting din kasi gabi na din yun. Ang pangit din. Pero yung minention ko is this one from Max Clinic. Nigay to siya ng Caris sa akin, si Nandela, para matry ko siya. This is the Cassage Lifting Stick. So from Max Clinic yung brand nila.
And then, ganito siya guys. So, para siyang yung sa Jade Roller nga, naggaganyan. Akala ko yun talaga siya. Hindi ko pa masyadong gets kung ano talaga yung product. Pero, para siyang moisturizer stick. So, nagamit ko na siya ng mga ilang beses. And, meron na nga siyang date as you can see. Kapag meron kasi akong natatry guys, nilalagay ko yung date kung kailan ko siya ginamit. Para alam ko din kung kailan siya ma-expire or hindi ko na siya pwedeng gamitin na. So, ayan. Yung maganda dito is meron siyang ganito na cover o para ma-cover talaga yung mismong product. And then, ito yung sa pantakip for ano na, yung sa labas na talaga niya. And then, ganito siya. Yan, i-tuyok-tuyok na siya. Anong Tagalog ng tuyok-tuyok? Sobrang bango nito. Ikutin mo siya. Ikot-ikot lang. Basta ganyan siya. Ito na yung full. Yan ang lahat ng product. Pero hindi naman kasi marami yung nalalagay din sa mukha mo. Although, parang marami yung feeling mo kasi ginaganyan mo kasi siya sa mukha. And then, yung light natin nag-iiba. Ganyan na naman. Hawakan ko lang yung lamay niyo sa camera ko. But, ayun, yung ginagawa kasi, hindi ko siya ilalagay ngayon kasi meron akong makeup pa. Pero siguro later or i-insert ko na lang yung clip ko nung last na clip na i-change ko nito para makita niyo kung paano siya gamitin. Pero basically, igaganyan nyo lang siya. Taas nyo lang siyang igaganyan. Lifting effect. Yung claims pala nito, nakaka-moisturize daw siya ng skin. And then, meron siyang anti-aging effects din kasi meron siyang collagen ingredient ba? Yun yung nabasa ko eh. And then, yung claim din nito, nakakawala daw siya ng double chin. Hindi ko lang alam kung totoo talaga yun, no? Pero ilang days ko pa lang siyang nagagamit. Every night ko siyang nagamit or kahit na sa morning, depende kung feel ko lang if gagamitin ko siya sa morning. Aside sa mabango siya, hindi ko lang alam kung ito yung scent na magugustuhan din ng iba, pero personally I like the scent. And then yung feeling niya kasi kapag ginaganyan mo siya, ang sarap sa feeling, parang minamassage yung mukha mo talaga. So kaya siguro sinasabi nila na yun nga na meron siyang lifting effect kasi aside sa parang ginaganyan siya, namamassage din siya and nakakaano daw siya ng circulation, ng blood circulation din sa mukha. Nakaka-improve siya, kumbaga. So, let's see kung nakakahugis bigas ba ito. Meron na ba tayong panlaban kay Vice Ganda? Titingnan ko kung mga ilang days, kung super effective ba talaga siya. Siguro mag-a-update ako sa isang vlog or sa Instagram ko if super effective nga ba siya. But so far, nagugustuhan ko naman siya. Maganda din siguro to kapag nilagay mo siya sa ref, no? Hindi sa freezer, guys, ha? Sa ref lang para mayroon siyang cooling effect. Ganun nga. And mabibili niyo to siya sa Hikariz na website. And meron akong store sa Hikariz, guys. Ilalagay ko lang yung link in the description box below if interested kayong mag-purchase nito. And if interested kayong i-try if effective nga ba siya for pampawala ng ating mga double chin. Kasi, yan o. Puso yung double chin ngayon eh. Lalo na sa mga edad natin, di ba? But ayun, anti-aging, pampawala ng double chin, improves blood circulation, and then moisturizing sa skin. Yung moisturizing effect niya, hindi siya kasing moisturizing as compared doon sa mga, like yung sa Watsons nga na, products like yung sa Collagen by Watsons, ayun. Super moisturizing yun. Pero hindi ko naman din na-feel na nagda-dry yung face. Although oily ako, guys. Pero ayun nga, meron kasing times na feeling mo na ang dry ng skin mo, ganun. So ayun, hindi naman din siya nakaka-oily ng sobra, if that makes sense. Yung nasa gitna nga lang siya. And then, nilalagay ko din siya underneath my makeup. So wala din kayong problema doon. Hindi siya nakaka-disrupt ng makeup mo. Okay pa rin naman siya. And hindi din siya nakaka- sticky sa mukha mo after mong iset sa face. Pero once na nilagay mo to sa mukha mo, guys, of course, meron pa siyang stickiness ng konti. Pero hindi naman siya bothering din sa feeling. So, okay lang naman din siya. Wawala naman yung feeling na stickiness after a while. So, ayun lang, guys. If napapansin nyo, nasa ibang place tayo ngayon. Meron din ako isang vlog na papunta kami dito at kung saan kami naka-stay ngayon. Ayun lang, guys. Thank you guys for watching. I hope you like this video. Give it a thumbs up if you did. Subscribe if you haven't already. And please click the notification bell just beside the subscribe button so you'll be notified every time I post. I hope to see you on my next video. Bye!